Mga kabayan, sa wakas, ibinahagi sa publiko ni DILG Secretary Benhur Abalos ang mga nadiskubre nila sa loob ng KOGC compound. Aminado si Abalos na nahihirapan silang pasukin ang mismong pinagtataguan ni Kibuloy dahil maraming balakid at trap sa paligid nito. Sa bidyong ibinahagi ni Abalos, ipinakita niya ang mga barbed wire na bakod nito kung saan ay konektado sa live wire kaya napakadelikado nito. Bukod sa live na kuryente, may mga pampasabog din silang natagpuan sa entrada pa lang ng compound. Okay, nilagyan ang mga barbed wire. Kita nyo? At ito pa na sakta, ito po ay live wire. Ito. Ang nakaharang natin. Yan. Kita nyo? Yan po ang hirap ng mga kapulisyahan ng parang sineservice po itong wire. Next. Ito matindi. Dito po sa taas ng building, these are all Molotov bombs. Mga Molotov po ito. Nakuha ng ating kapansyon. Isipin niyo po, kano ka delikado po ito. Improved Molotov recovery at the roof deck of the GMC building during patrolling operations. Next. Ito na yung day 3, may nakuha pa mga bolo. Ang pinaka nakakagulat na nadiskubre ng DILG at PNP ay ang mahiwagang pader ng katedral ni Kibuloy kung saan ay aakalain mong simpleng dingding lang at wall. Pero kapag itinulak mo ito ay pintuan pala papunta sa kwarto ni Kibuloy. Ito po yung actual inspection sa inside ng KODC. Ito yung mga itinang kwarto ng pinasok po nila. Ayan po si General Victoria ang namumula po rin. Next. Ito po. Ito yung cathedral. Pagbukas mo sa pinto rito, this is called the secret door. At dito ka ngayon papasok sa kwarto nito. Nandiyan ang kwarto ni Pastor Kibuloy. No? Bumubukas po ito. Yan. Samantala, kinumpirma ng PNP na may ipinasok silang mahiwagang kahon sa loob ng compound pero hindi idinitalye ang laman nito, bagay na inalmahan ng pamunuan ng KOGC. Ayon sa PNP, walang dapat ipangamba ang KOGC members dahil sinusunod nila ang protocol galing mismo sa korte para isilbi ang arrest warrant dito kay Puganting Pastor Apollo Kibuloy. The legal procedures and the process is being observed. Although there are some information that the ground commander doesn't want to reveal, this part of the operational data or operational information that could jeopardize yung conduct in serving the warrant of arrest, no, that perhaps could compromise, no, yung ongoing procedure nila. Ayon kay Atty. Torion, nakakuha sila ng impormasyon na pasasabugin ng PNP ang ilang bahagi ng compound kung saan pinaniniwala ang pinagtataguan ni Pastor Kibuloy. Bagay na itinanggi naman ng PNP at sinabing fake news ang pahayag ni Atty. Torion. Nabubumbahin daw itong aming cathedral, which is really a sacred place for KOJC member. Never natin sisirain ang infrastructure or ng POGC na pasasabugin in that sense. Kasi we are not after the structure, we are not after the church, we are not after the POGC members, we are after the TGT Kibuloy. Sa ilang araw na ginagawang paggalugad ng PNP, humingi na sila ng tulong sa mga sundalo para dagdag pwersa. Pero umalma ang kampo ni Kibuloy at sinabing masyado ng pambabastos sa karapatan ng mga deboto ng KOGC at hindi na aniya makatao ang ginagawa ng mga otoridad. The army can be deployed only, it is within the call-out power of the president if there is lawless violence. The fact that members of the KOJC, presumably, I can only make an intelligent guess, though it's not based on personal knowledge, that the army is here because there is an instruction from the Commander-in-Chief and the Commander-in-Chief is the President of the Republic of the Philippines. Paliwanag ng tagapagsalita ng PNP na si Jean Fajardo,
kailangan nilang humingi ng augmentation sa AFP dahil ilang araw na ring puyat at pagod ang mga pulis na inatas nilang magbantay at mag-search sa compound ng KOGC. Kailangan po nating humingi po ng augmentation from other security forces kasi sabi ko nga kanina, pang limang araw na po ito, pagod na po yung ating mga pulis. In fact, kumuha na rin po tayo ng augmentation sa ibang region kasi pagkailangan din naman po magpahinga ng mga ibang pulis po natin na deploy ng first 1-3 days ago na talagang napasabak during the height ng violent rally ng KOJC. So maraming nasugatan, marami talagang maraming na ospital. So kailangan magpalit po. So yung contingent po ng AFP is just there to provide augmentation. Ongoing pa rin po ma'am yung ginagawa nating implementation, yung ating police operation at yung sinasabi natin previously na merong mga signal tayong nadedetect ay ganun pa rin. But we have to understand na yung KOJC compound is a massive structure na merong 42 buildings inside and true enough, meron tayong nakukonfirm na yung dati na natin sinasabi na intelligence reports natin na may mga underground facility. At I'm sure some of you, if not all, ay napanood yung isang vlog ng isang vlogger na pinakita niya doon yung mga hidden rooms, yung mga bunker, yung mga tunnels. Ano ang masasabi mo dito kabayan? Matutuldukan at mahuhuli na kaya ang pinaghaharap na pastor ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Quiboloy? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinion. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH. Pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Ang KOJC giniit na kwarto ng kanilang mga workers na kumakalat ngayon sa social media na in-upload. Hindi pa maidetalya ng PNP ang iba pang mga impormasyon sa kanilang operasyon pero tiwala silang mahuhuli na raw nila ang KOJC leader sa lugar na posibleng pinagtataguan ito. Hindi namang inikalat ng PNP ang publiko na huwag tumangkilik sa mga ipinapakalat na fake news ng sino mang lalo na sa social media sa halip tangkilikin ng mga reliable sources lamang. So sa pinaman ang sinabing human trafficking case ni KOJC leader Apollo Quiboloy sa isang press conference sa kiusap naman ng pamunuan na kuhanin din daw ang kanilang panig para maging balanse ang pagbabalita patungkol sa issue. Pero sa kalagitnaan ng press conference kanina, nagkasagutan ang legal counsel ng KOJC at ang isang mamamahayag na nagko-cover din sa press conference. Umalma din ang ibang mamamahayag na nagko-cover kanina. Sa patala, Alex, Ali, Ninino naman ng Davao Regional Trial Court, RTC Branch 15 na hindi kinansela ng inilabas nilang temporary protection order na pabor sa KOJC ang arrest warrant laban kay Apollo Quiboloy. At sa patala, ang sinabi naman ng PNP na umabot na sa 60 yung kabuuan na mga nasugatan sa kanilang hanay, kabilang dyan mga minor bruises na palo sa ulo, pumotok at tinapunan ng malaking antipak ng bato. At patutuloy daw ang kanilang pag-comment sa mga PNP personnel sa patuloy nilang pagsasagawa ng kanilang tungkulin, lalo na nga dito sa ginagawang operasyon ng PNP dito pa rin sa KOJC compound. Sabi ng PNP, Alex, di pa nila ma-disclose kung ano yung laman mismo noon, pero ang sabi nila ay yun ay gagamitin nila sa patuloy nilang ginagawang operasyon sa loob pa rin ng KOJC compound. Pound, Alex. Ito naman ay tungkol sa nangyayari sa KOJC dito po sa Davao. Tanda po natin, ito ay 30 hektarya, no? Makakalaki po ito at marami na pong nangyari. Ito po ay kinumpay ni G to tumakuha ko ng ating spokesperson si Jim. At tanda kayo po ang ating Chief of the Philippine National Police, si Chief Martin, ay nandun po. But of course, ang head on the ground ay si General Nicoy. So, pabayaan yung ipisip ng puko sa inyo ang isang, ang mga ilang slides para makita naman po ninyo ang paano trabaho ang ginawa ng ating kapulisahan. Ano ang nangyayari from day one hanggang ngayon, makakita namin ang sitwasyon po ito, no?
para makita nyo rin ang pinahiral ng maximum tolerance ng ating mga polis. Okay? Now, let's go through day one. Habang inaayos pa ko ang ito. So ito ho, prepare ng ating mga kasama, kita Jean. Okay, si Jean, sasalawahin ko po, no? Si Pastor Tibuloy ay, ito ay on the basis of a warrant na issue ng dalawang korte ang Davao at Pasig, no? For, of course, ang kaso niya ay anti-trafficking, tapos child abuse, no? Of a minor, no? Yan po ang, at meron siya ang mga kasama. Si Cassandra Calida, Ingrid Calida, Jackie Roy, and si Vivian Simantes. Inuulog ko ha, ito'y tapos na po yung dalawang individual, yung people of the Philippines na. Ibig sabihin, ang kalapad na rito ang mamamayan ng Pilipinas. Kaya may search, may warrant of arrest na. Next. Okay. Ito po yung day one. Let's go to day one. No, ito na po si General Torre, nasa kanan, at pinapasok niya po, ay siya po ay nagpag-dialogo. No? Kung hindi ako nagkakamali, at iyan kasi ako na yung Leon. No? So, kinagana, nag-uusap po sila rito. Okay. Yan, pinapakita niya po yung warrant, no? Para ito po yung lahat ng proseso ayon sa batas ay ginagawa po ni General Nicol. Next. Ngayon, eto na ho, no? Kung titignan nyo, ayaw papasukin, ha? Nakita rin ko yung mga crane na ito, oh, nakatutok pa, ha? So, piniprevent, ginagamit pa nila itong back pull na ito, no? Ayan po, ang scenario, may laser pang ginagamit, eh, no? Kasi yun, yan, tignan nyo, panoonin nyo lang yung laser na nalabas niya. Okay? Yun. So ayan, kung makikita ito, yun yung laser, yung green, no? Yung lumalabas. So, tapos may fire extinguisher pa dyan. Nang yung dami fire extinguisher. So dito makikita nyo, yung hirap na dinaaran ng ating mga polis para malamang ma-implement. Hindi pa ako natatapos dyan. Papakita na po namin ito. Next. Okay. Nilagyan ng mga barbed wire. Kita nyo? At ang tapang sa ta, ito po ay live wire. Ito, ito. Yung nakaharang natin. Yan. Ito na. Yan po ang hirap na mga kapulisyano kasi sineservice po yung water. Next. Okay. Day 2. No? Ito yung buong compound para makita nyo. Ha? Napakalaki. 30 hectares. Kailangan is-isay mo ang bawat structure. Tinignan nyo po kung saan ang mga tituwag po ito. No? So, ayan po, nakapasok na po sila yung 30-30 compound on day one. Okay, next. At pagpasok, nabigay kato ng instruction si General Torre sa kanyang mga tao kung paano po sila mag-divide nito. Next. Ito na po. So, nag-lead na po lamang inspeksyon sa bawat kwarto. No? Kung makikita nyo, parati si General Torre, siya yung dalang camera. Para lahat po ay recorded lahat. Okay? Next. Ito po yung actual inspection sa inside the tingkan ng DOJC. Ito yung mga ilang kwartong pinasok po nila. Ayan po si General Victoria ang namumula po rin. Okay? Next. Ito po. Ito yung cathedral. Pagbukas mo sa pintero rito, this is called the secret door. At dito ka ngayon mapasok sa kwarto nito. Nandiyan ang kwarto ni Pastor Tibuloy. No? Bumubukas po ito. Bumubukas ito. Yan, bumukas po secret door na ito. Okay, next. Ito naman sa labas. Kung pinitin nyo ito, ito yung mga kinokonstruct sa labas. Marami, marami po. Dami po na. Kasi ito yung malaking ukay na ginagawa ko.
Ito yung logo ng actual na construction sa ilalim. No? Yan po. Inside the EOGC. Next. Oh, ito, secondly, kahoy ko, ha? Nag-set up ng barricades along the Davao Airport ang EOGC. Ito mga ito, sinetapin ito mga fire trucks na ito, no? Ito mga metal barriers. Yan. Sila po nag-lagay po niyan, sila. Ito mga members ng EOGC. Yan po. Okay? Next, please. Day 2, ito maganda. Tingnan niyo ito. Itong truck na ito, umiikot, nagsusunod ng dulo kung saan saan. Talagang grabe ang ginawa. No? May truck na natin deliver, tapos ilalagay yung mga tires, yung mga dulo, sinusunod nila. No? Ito, susunod dito. Ha? Tapos, inoccupy nila yung main highway. No? Nakikin nila yung higil na mga fire na ko. Yan, inoccupy po nila yung mga dalabahulo nila. Okay. Ito naman yung day 2, medyo natagulan na yan, no? Nagbabatuhan na yung bottle blockers, yung bottled water, spray fire extinguisher, no? Kaya nakita nyo. Oh. Pero, kita nyo ating kapusa, ito yung police natin, ha? Ito lang, ha? Ano na sila po, ito yung maximum tolerance, no? Para na makita nyo yung pinagdaanan nila. Yung dito, kita nyo yung binagpapato. Ayan, binagpapato yung monoblock. Kung ano nga yung binagpapato. But still, ang kapulisan ay they maintain voter tolerance here. Yan, kaliwan kami. These are all caught on video. Next. Okay, eto na. Ang KOG members barricaded the highway with vehicles. Itong vehicles na ito. Sila nagsarado ng highway nito. Binarikita nila ang main highway. Okay. Tapos ito pa. Kasama ito, no? Jim? Kasama ito. Bigala pang mga kayo. Nakalagay pa sa ulo ng mga condition play. Okay. Next. So, ito ngayon. Ito yung crew ko nasa ulo mo ito. Nakalagay. Ito. Patanggal-tanggal. You see? So, these were all the things na pinagdaanan ng ating kapulisyan ng ilang araw. This is only day 3. Next. Ito na po yung didisperse na po sila para naman to open ako the highway. No? So, tinagutong na po sila. Tinanggal na po mga crane na to. No? Tinanggal na po yan. Next. Ayan, tignan nyo na kung paano, ayan, o yung pinapunan ng ihip. Tignan nyo, pinipunan mo sa ihip nyo. Ang baho po nun, pinakaras, ayan, tignan nyo. Hindi nyo bakit din yung mga polis kung makikita po. Next. So, ayun, dinambato ka, ayun, dinambato ka. Yan po ang dinakaran ng BNP ng Mugurila. If I read the regional progress ng Inakawa. Next. Tapos so, yan. Na-clear na po ang halimit. Naayos na po natin ang clear na po. Next. Ito matindi. Dito po sa taas ng building, these are all Molotov bombs. Mga Molotov po ito. Nakakuha ng ating kapansyon. Isipin nyo kung kano ka delikado po ito. Improved quality of recovery at the roof deck of the GMC during joint battalion operations. Next. Ito na yung day 3, may nakuha pa mga bolo. Nakahalo. Ito po yung rally area. Okay. Next. Ito yung sagatan ng mga polis. Yung isa sa mukha, ang nasa ito sa mga, marami po. Marami tayong recorded po lahat po. Yung mga nasukatin natin mga kapulisyan. Next. Okay, day 4. Situation inside and outside. No? Daytime po ito. Ito, nighttime. Ito po yung
they cried. Okay, next. So, ito po hanggang sa lumabas na po, okay, mapaliwanan mo ito, dahil na rin mo magparo dahil makita ka timanda nito eh, kasama na kami ng GPMP at ibang police. Mapaliwanan mo po, no? Itong sinasabing temporary protection order na ito. I'll explain to you later. Next. Day 5, ito yung sitwasyon inside the AODC. Sa loob na po ito. Next. Ito ngayon. Just to prove to you na look at traffic here along the main highway. Ang kuha nito ay 3:30 na. Ano oras ngayon? 4:30. This was just 1 hour ago. Pinako lang ko namin. To show to you na ito. Through and through na. No? Lahat na. Medyo maayos na po. Malamunta. Next. Okay.